You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Hindi may kakaila na marami talaga ang humanga kay Ruffa Gutierrez nang gumanap siya na bilang former First Lady Imelda Marcos sa pelikula ni Direk Daryl Yap na Maid in Malacanang. Well, pwede naman na siguro tayo mag-spoil ng konti sa movie dahil marami naman na ang nakapanood at talaga namang napakalaki na rin ang kinita. Dahil sa nasabing movie, maunti nga lang ang dialogue doon ni Miss Ruffa Gutierrez. Kaya naman siguro hindi maalis sa kanya na magkaroon siya ng movie na solo na mas marami sigurong dialogue. Anyway, mula sa naging artikulo ng Abante, narito Ruffa. Inaasam daw ang solo Imelda movie, abot tenga at tawa ni Tita Annabel Rama sa pagpirma ni Ruffa Gutierrez ng kontrata sa Viva Artists Agency. Panahinga ang smile ni Tita Annabel habang katabi sina Boss Vic Del Rosario, Miss Veronique Del Rosario. Sure nga kasing may bonus sina Ruffa at Tita Annabel dahil sa laki ng kinita ng Maid in Malacanang ha, na sa ngayon ay nadagdagan pa ng mga sinihan sa ibang bansa. Pero syempre, nilinaw ni Ruffa na hindi pa rin mawawala sa tabi niya ang mami niya. Si Tita Annabel nga raw ang lucky charm niya. Anything my mom touches turns into gold, diba? Sabi pa ni Ruffa. Anyway, napag-usapan nga ang biglang paglipad ulit ng karir ni Ruffa. Halos araw-araw nga ay siyang topic sa iba't ibang social media app or platform. Ano ba ang pakiramdam ni Ruffa na hanggang ngayon ay pinag-uusapan at very relevant pa rin siya sa showbiz? Umiikot lang naman ang showbiz. Hindi na uso ang competition ngayon. Ang uso ngayon ay collaboration. Kumbaga, nagko-collab ng mga different networks, artists, online movies, television. You just have to go with the flow. Yan pa ang naging say ni Ruffa. Pero ang pinakasikreto ng araw ay dapat marunong kang makisama. Be nice to people. Huwag kalimutan ng mga tao na tumulong sa'yo kasi hindi naman lahat ng tao. I've been in this business for 30 plus years. Pero mga pinakamahusay makisama, I think, are the ones that stayed the longest. Because for me, nawawala ang kasikatan, hindi naman all the time nasa itaas ka, may mga times na bababa ka, then aakyat ka ulit. So again, be nice sa lahat, don't burn bridges, umiikot lang naman ang mundo. Yung mga nakasama mo 30 years ago, nakakasama mo ulit ngayon. Yung mga dating staff na nakasama mo, mga big boss na ngayon, at natatandaan ka nila, yan naging pahayag ni Ruffa. Anyway, pinaghandaan at inasam nga raw ni Ruffa ngayon ang pagsasapelikula naman ng buhay ni Madam Imelda Romualdez Marcos. Kung sa Maid in Malacanang ay mas nabigyan ng highlight ang buhay ng mga maid at ni Senator Amy Marcos, marami nga ang nagsasabi na gusto rin nilang magkaroon ng isang pelikula na tungkol naman kay Imelda. Yes, exactly, kaya kailangan pumirma ako sa Viva para hindi ako patayin sa part 2 and 3 ng Maid in Malacanang na lalong humaba ang role ko as Imelda Marcos. Malay mo magkaroon pa ng solo film yon. And definitely, kung may solo film para kay Madam Imelda, I would love to play her. Maraming mga artista ang gustong gumanap si Imelda Marcos. Marami rin akong nakalaban dito. But thankful na ako ang pinush ni Direk Daryl Yap at personal choice ni Madam Imelda. Yan pa ang pagmamalaki ni Ruffa Gutierrez. Well, mukhang talagang more blessing ang darating dahil sinabi na nga ni Ruffa na mukhang marami pa ang part ng Maid in Malacanang. Anong masisay niyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.